Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ni U.S. President Joe Biden ang pagkasawi ng terrorist group na Islamic State na si Abu Ibrahim al-Hashimi sa Al-Qurashi sa Syria. Ayon sa ulat, sinalakay ng puwersa ng Amerika ang gusali kung saan naroroon ang ISIS leader kasama ang kanyang pamilya sa bayan ng Atme. Bago pa umano makarating ang assault team, ay pinasabugan ni Al-Qurashi ang kanyang sarili na nagresulta ng pagkasawi nito at ang kanyang pamilya kasama ang ilang mga bata. Inihayag ni Pentagon spokesman John Kirby na nasa 13 katao ang nasawi sa pangyayari, kabilang si Qurashi, misis nito at dalawang anak. Si Qurashi ay may patong na 10 milyong dolyar na pabuyas sa kanyang ulo. Thanks to the bravery of our troops, this horrible terrorist leader is no more. Our forces carried out the operation with their signature preparation and precision. As our troops approached to capture the terrorist, in a final act of desperate cowardice, he, with no regard to the lives of his own family or others in the building, he chose to blow himself up, not just to the vest, but to blow up that third floor, rather than face justice for the crimes he has committed, taking several members of his family with him, just as his predecessor did. Mas bumagal pa umano ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at mga serbisyo. Sa virtual press conference ng Philippine Statistics Authority, iniyayag nito na pumalo na lamang sa 3% ang inflation o rate increases ng prices of goods and services na mas mababa sa 3.6% noong December 2021. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, bumagal ang paggalaw ng presyo ng housing, water, electricity, gas at iba pang fuels na umabot na lamang ng 4.5%. Nasa 77.1% naman ang bahagi nito sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa bansa. Pinaluwag ang pagpasok ng mga turista sa ibang mga lugar sa bansa. Sa inalabas na impormasyon ng isang airline company, nasa 19 na domestic destinations ang muling nagbukas sa mga turista at pinagaang na rin ang travel restrictions. Hindi na hinahanapan ng negative RT-PCR at antigen test results ang mga lugar na ito na kinabibilangan ng sumusunod: Bohol, Boracay, Butuan, Camiguin, Cagayan de Oro, Clark, Maguindanao, Davao, Dumaguete, General Santos. Gayon din ang Iloilo, Legazpi, Manila, Naga, Osamis, San Jose, Tacloban, Tuguegarao, Cebu Province, Cebu City at Mandaue. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio nag-uulat. Mayor Chavit Singson, magdo-donate nga ba ng 2 anti-submarine fighter jets sa Philippine Air Force? 2,000 kilometers away, kita na yung submarine. 200 kilometers away, titirahin na ng guided missile. Instead of donating to other countries, at pinili kong Philippines, of course. Sa isang exclusive interview ng Batikang broadcaster na si Cesar Soriano, alamin ang tunay na hugot ng sikat na pilantropo kung bakit patuloy itong sumusuporta sa pamahalaan at mamamayan. Wala nga bang katapusan ang pamamahagi nito ng pera mula sa kanyang angking yaman? Ingit lang sila dyan. Wala naman makumasamang intensyon eh. The Philanthropist. Magandang gabi, Pilipinas. February 5, Sabado, 5:15 to 6:15 p.m. dito lang sa PTV. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.